11,000 na din pala tayo. 10,999. So, what's up mga pare ko eh? Ngayon ay magano ako? Ito. Check ako ng braking system ng ating Honda Wave RSX. Bali, ang braking system natin dito mga pare ko is disc brake sa harap at saka brake drum sa likod. So, nung nagpa vulcanize ng gulong kasi naplata ko lately lang. So, doon ko napansin na pudpud na pala yung ating brake shoe. Kaya bumili ako ito sa halagang 55 na brake shoe. So, itry natin. Kasi gusto kong ano yung braking system ng motor ko. So, kung yung harap, hindi naman siya ganun ka, ano, kasi chine-check ko yung disc brake niya. Hindi naman ganun ka, wala masyadong kagat eh. So, ibig sabihin, hindi pa ganun ka pudpud, no? So, kung meron silang available doon, eh, di palitan na din natin para kompleto na yung braking system natin. Kasi, nitong ano lang, hindi pa ako na-plat, napapansin ko na ano na tawag dito, malalim na yung ito brake foot brake ko. So, yun pala siya na pudpud na pala yung ating brake shoe, no? Buti na lang at na-flat tayo doon at saka na-check natin. Kaya ngayong araw na to, day off ko. So, lalakarin na natin para wala tayong problema. So, dito lang tayo sa malapit. Doon pa rin tayo kay Kuya Orland na suki nating mekaniko. So, itong RSX natin, no? Kasi may dalawang variant ito eh. Ang nasa atin is yung disc brake yung harap. Meron din kasing sa iba. Drum brake parehas likod harap. No? Yung nabili nating ano brake shoe pang XRM. So yung XRM is sukat naman sa Honda Wave 110, Honda Wave 100 at saka XRM, no? Kaya same lang sila ng ano kasi nasa ano noon na pwede siya sa Honda Wave 110. Kaya, ayun. Yun na yung nabili ko. At saka yun lang din yung medyo mura-mura. Ingay dito. Oh. Yun lang din kasi yung mura-mura mga pare ko eh. So, kung mapapansin nyo, yung brake ko talaga sa likod talaga. Malalim na at saka hirap ng magano. May napapansin ako na hirap ng kumagat na. So, yan yung nangyari sa kanya. Pudpud na. Buti napansin ko. So, tara. Palitan na natin yan. Mura lang naman siya, no? Merong mas mahal pero yung genuine nun kasi mga pare ko is mas mahal. So try ko din tong mas alternative lang na kasi ang genuine nasa 300 eh, nasa 300 290 something ganun, bali naglalaro sa 300 na. So ito is 55 lang siya. So ang mura, di ba? Brake shoe din naman siya, di ba? Kung hindi siya maganda, edi balik tayo sa genuine. Ganun lang naman yan. So, ito si Kuya Orlan. Yun, oh. So, may ginagawa siya. So, ayan. Balikan na lang. Wow.
Aerox. 3 points. Ano? Brake shoe lang, palitan yung brake shoe sa ano, nipis na pala. Tanalan natin siguro, guys. Pangit na kasi i-brake eh, parang ano na siya eh. Parang dumudulas, parang bakal sa bakal na lang. Iyan si Kuya Orlan, no? Buti na lang, nandito siya. Available siya. Ito mga pare ko eh. Yun. Pang ano siya, ayan. Pang XRM. Tsaka, ayan. Yung harap. May sounds ito. So, ayan. Balikan ko kayo mga pare ko eh. Ay mga pare ko, no? Magandang balita. Ito. YouTube. Thanks YouTube. Congrats, no? Kinongrats na tayo ni YouTube mga pare ko. Kasi nga bali nag-apply ako dun sa monetization, no? Ano siya? Doon ako natagalan sa step 2, yung pag-link ng Google AdSense, no? Nakailang try kaya ako, mga 7 na yata akong try. Puro ano ako? Puro kinancel na eh, ano, no? Puro ulit-ulit. So ngayon, nung nag-apply ako last, kinlose ko yung ano pala, dapat pala nabasa ko, nakita ko din sa ibang review, dapat pala i-close yung ano? I-close yung monetization doon. Ay, i-close yung AdSense na luma. Kasi pag once na nag-error, error na pala yon. So, gumawa ako ng bagong AdSense. So, ayun, nag-apply ako ulit nung April 1. So, ngayon, bumalik. Ano na ba? 10 na. So, nag-reply. 10 days, no? Nag-reply na, ayun, okay na. Kung inungrats na tayo, okay na ito sa step 2, step 3 na lang. Bilis lang talaga pag may tools, no? Bilis lang talaga pag may mga ganitong tools, oh. Nipis na kayo, no? Pudpud na, no? Bakal na, no? Ano to? Halos bakal na siya, no? So, ito yung bago. Sukat ba? Pudpud na nga siya, oh. Gusto ko itong ma-experimentuhan. Kasi ito yung original niya dun. Pupod na ba? May hulog ko eh. Saan kaya ito, guys?
Ang dumi niya. Para ba, guys? So, hinihigpita na ni Chris. Adjust na, no? Sige daw. Ano magandang adjust niya, Chris? Lang. Pwede na siguro yan, Chris, no? Sige daw, Chris. So, ikaw daw. Okay na yan? Tama na. Dito sa harap, guys, okay pa ba to, guys? Yung pad kaya dyan? Yung, tingnan mo daw. Okay pa? So, ayun, no? So, ayun, napalitan na natin na. So, test ride na natin agad yan. Kano yun, guys? Squinta. So, try natin. Okay, salamat ah. Thank you. So, check natin yung motor natin. Sensya na kayo mga pare, wala na ligo-ligo to si Uno kasi busy ako eh. Yun, try natin. Takbo natin, 11,000. So, 11,000 tayo, 11,000 kilometer bago nagpalit ng brake shoe. So, pupunta ko doon, itatry natin. Let's go. Kung satisfied ba tayo. Thank you. Shoutout nga pala ito sa ano, Bohol Motorcycle Parts. Nga. Yun. Parang responsive naman. Try natin doon sa ano. Try natin dun sa tatakbo tayo ng medyo mabilis-bilis konti tapos bigla natin preno. Pero yung sa harap daw natin is okay pa naman daw, no? Kasi ano mga pare ko pag nag ano kasi ako mga pare ko pag nagbe-brake ako ano talaga alalay ko lang talaga yung sa harap kaya siguro mas mabilis na pudpud yung likod kasi yun talaga yung pinapang preno ko. Ayun, no? Okay. Expensive siya mga pare ko. Ayun o. Yun o. Diba? Hindi ako gagamit ng ano ha. Ito. Hindi ako gamit ng harap na preno. Kasi itatry natin yung potential ng ating likod. So, budget meal no. Nabili natin yung drum brake sa halagang 55 sa Shopee. Tapos, pinakabit natin kay Kuya Orlan. Bali, ang nagastos natin, 55 sa brake shoe at saka 50 pesos sa 50 pesos dun sa labor, no, ni Kuya Orlan. Kaya 105, no? Budget meal, no? Mga pare ko, sige na, try na natin. Yun, di ba? Okay. Takbo tayo ng mga 40.
Tapos break tayo. Hindi ako gagamit ng ano ha. Hindi ako gagamit ng harap na brake. Ayun, 40. Preno. Yun. So, ayun mga pare, oy. Responsive. Okay din siya. So, sana tumagal to. So, mga ilang ano na naman kaya ang ating tatakbuhin bago magpalit na naman. At least kampante na ako ngayon mag, ano, no? Mag long ride o mag drive sa motor ko, no? Kasi maganda ni brake. Okay. Kaya matagal na putpod yung feeling ko, matagal na putpod yung harap kasi nga itong harap mga pare ko, eh, alalay ko lang kasi talaga to eh. Kasi yung main brake ko talaga is yung rear, no? Doon talaga ako nagbi-brake. Kaya siguro mas nauna siyang napudpod, no? So, ayan lang mga pare ko, eh. Sana may natutunan kayo dito sa ating braking